Pinawalang sala ng Sandiganbayan si Senator Bong Revilla sa 16 na kaso ng graft kaugnay ng Priority Development Assistance Fund PDAF o pork barrel scam dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa desisyong inilabas ng Special First Division ng Sandiganbayan, pinabura nila ang Demurrer ta evidence ni Bong at inabsuelto siya sa kasong graft. Sinang-ayunan ni na Associate Justices Geraldine Ekong, Rafael Lagos, and Edgardo Caldona ang acquittal. Hindi naman sumang-ayon sina Associate Justices Efren de la Cruz at Bayani Jacinto. Lubos ang pasasalamat ni Bong sa Panginoong Diyos nang makarating sa kanya ang magandang balita dahil nang ibabaw umano ang katotohanan makalipas ang 8 taon. Pahayag ni Bong sa kanyang Facebook post ngayong Lunes, July 5, after 8 long years, nang ibabaw ng tuluyan ang iyong hustisya. Maraming salamat din po sa lahat ng patuloy na nagmahal, nanalangin, at nagbigay ng kanilang tiwala at suporta. Thank you to my family who are always by my side, and everyone who were on the side of truth. The Sandiganbayan, by granting our Demurrer ta evidence and dismissing all the charges against me, validates what we have known from the very beginning, that all the accusations against me have no basis and any leg to stand on. Nakita po ng korte na walang basehan ang mga akusasyon sa akin. Hindi ko na nga kinailangan pang depensahan ang aking sarili at magbigay ng aming ebidensya. Sa mga isinumite pa lamang ng prosekusyon ay wala silang napatnayan. I am not and never have been involved in graft and corruption. This is the reason why I did not run, I did not hide, and did not evade the judicial system. I put my trust and my life in our courts. I faced everything head-on. Sa kabila ng pagwazak sa aking pangalan at pagkatao, hinarap kong lahat ng buong buo dahil alam kong hindi mababago ang katotohanan ng ako ay naging biktima lamang ng masamang politika. The truth has come out. Now, I can move forward to serving our nation and our people even further, free of this nuisance, ang pasasalamat ni Bong na maligayang maligaya sa naging desisyon ng Sandiganbayan. Dahil absuelto siya sa 16 na kaso ng graft, nabawasan na ang mga alalahanin ni Bong dahil ganap na ang kalayaan nito. Mabibigyan na niya ng kumpletong atensyon ang kanyang showbiz career at ang weekly program niya sa GMA7, ang Agimat ng Agila. Hanggang dito na lang muna mga kachika. Totoo at pinakabagong chika ba ang hanap mo? Mag-subscribe na sa aking channel para updated ka sa mga bago kong videos.